Kababayan, welcome back po sa aking munting YouTube channel. Ang topic po natin ngayon ay napaka-sensitibo po, napaka-gandang topic. Magbibenefits po lahat ng mga kababayan nating Pilipino na papasok po dito sa New Zealand. Especially po, para po ito sa mga first timer. Guys, pagka pupunta na po kayo dito, i-re-required po talaga kayo na magkuha ng kotse. So ngayon, yung kotse na yon, yun kasi ang gagamitin natin sa pag-travel natin papunta sa trabaho, pag pumamalingki tayo, o kaya kung meron tayong papasyalan na lugar, kung malayo, yun ang gamit natin, yung kotse natin. So yun yung tatlong reason bakit tayo kukuha ng kotse. So talagang hindi mo maiiwasan yun. Kukuha at kukuha ka ng kotse. Ngayon, bakit po ako gagawa ng video para doon? Especially para sa mga kababayan natin na first timer na papasok dito sa New Zealand. Ganito kasi yung guys. Mayroong kaso na kukuha sila ng kotse, hindi nila alam kung magkano yung price. Malalaman na lang nila pagka nag-email na sa kanila yung dealership. Yun pala yung kotse. Yun ang price ng kotse. So magkakabiglaan na. Ngayon, para maiwasan po natin yon, ang maipapayo ko po sa inyo, kapag po dinala kayo ng may nagdala po sa inyo doon sa dealership, sa car dealership, pagbaba pa lang ninyo ng kotse, ang una po ninyong titingnan, kasi nakahilera na dyan yung mga nakahilera na dyan yung mga unit. Second hand lang ang kunin nyo, huwag na kayo kumuha ng brand nyo. Hindi naman tayo nakatira dito Kumbaga, nandito tayo para magtrabaho lang. Yung iba, ang purpose naman para mag-stay dito, maging residente, yun ang purpose ng iba. Kaya doon na sila nagpapaganda ng kotse pagka na-residente na sila. Pero tayong mga nag-work lang dito, working visa, much better na yung kukunin natin, yung second hand lang. So ngayon pagdating po ninyo sa dealership, car dealership, ang una po ninyong hahanapin, pagbaba nyo ng kotse, ang una nyong hahanapin, yung price po ng kotse. Nakalagay po sa windshield, nakadikit yun doon, hahanapin nyo yung price ng kotse. Ngayon, pag nakita nyo na yung kotse, kursunada yung kotse, di nakita nyo na yung price. Ang pangalawa naman ninyong titingnan, kung magkano siya per week. Kung medyo yung 80 or 75 pa o 80 na lang, sarado na lang natin sa $80 per week pababa, nire-recommend ko yan na pwede nyo kunin yan. Pwede na yan, pwede nyo na i-consider yun na kung mas maganda nga 75 pababa, pwede rin yun. Bas, wag lang tumaas ng 80. $80 pataas weekly, masyado nang mataas yun. Wag nyo kukunin yun. Pumili kayo ng maliit. Pangatlo, ang pinaka-importante, yung length of payment, kung ilang taon. Ngayon, kung makita ninyo na 5 years, huwag kayo dyan. Red flag yan. Pumili kayo ng Sabihin nyo doon sa nagdala sa inyo sa dealership, car dealership, na, sir, ma'am, masyadong mataas tong mga unit nila. Ang gusto namin yung 3 years lang. Hanapan nyo kami ng 3 years lang. So, ihatid kayo nila sa ibang dealership na may 3 years lang. Hindi po pwedeng mag-stay kayo dyan. Hindi. Karapatan nyo yun. Pwede nyo sabihin na pwede naman sa iba, ma'am. Ma'am, sir, ganyan. Sabihin nyo ganun. Pag in-insist nila na hindi, dito ka kumuha. Huwag. Umayaw kayo. Rights nyo yun. Kasi kayo magpipayment nun Kayo magbabayad nun. Hindi naman sila. So, yun ang piliin nyo ha. 3, price ng kotse. Tapos, magkano per week. Tapos, kung ilang taon babayaran. Nire-recommend ko po sa inyo, 3 years lang kunin nyo. Yun po. Yung sa mga paparating po dito ha, na mga new hire, papunta dito sa New Zealand. Please, wag po kayong kumuha ng 5 years. Masyado pong mataas yun. Isipin po ninyo na
mag-uumpisa pa lang po kayo, tapos may utang na kayo na 5 years. Sa kabilang banda, maganda naman pakinggan kasi 5 years ka, automatic 5 years ka magtatrabaho. 5 years ka talagang makakapagtrabaho dito. Pero sa kabilang side din naman, masyado mataas talaga yon yung 5 years. Yung iba, may ano, may mga kaso na nakuha nilang 5 years pero late na nila nalaman na 5 years pala yung kontrata ng kotse nila. So, wala nang choice. So, pikit mata na lang. Pero as much as possible, itong video na ginawa ko guys, para po ito sa inyo, sa mga new hire po na papunta po rito ng New Zealand. Piliin po ninyo yung 3 years lang. 3 years, magkano per week, at saka yung length of payment. Ngayon guys, kung ikaw nanonood ka ng video ko na ito at may kakilala ka na papunta dito sa New Zealand, halimbawa, days na lang pupunta na sila dito ng New Zealand tapos napanood mo itong video na ito, please, i-share mo ito sa kanya, ipanood mo ito sa kanya para ma-aware po siya, kasi hindi natin talaga maiwasan na may mga taong hindi patas mag-isip eh. Yung iba naman gustong tumulong pero hindi mo alam kung tulong ba yun o ano. Basta ang hanapin nyo guys, 3 years lang. 3 years lang ang hanapin nyo na length of payment. Ayun. Tapos, yun, i-share nyo guys kung sino man yung kakilala nyo na malapit nang pumunta dito sa New Zealand. Para po may idea ka agad siya. Para may idea siya na hindi siya makakakuha ng unit na masyadong mahal. Tapos kailangan guys kumuha, kailangan meron kayong yung papers na kailangan magbigay sila. Bibigyan kayo ng ano niya ng CIN, Consumer Information Notice. Kailangan meron kayo noon. Doon kasi nakadetalye yung ano, yung dito nakadetalye yung ano, model ng kotse, kung sedan ba yan o SUV, yung actual distance ng na-traveled na niya, tapos yung vehicle year, kung anong model siya. Yun po ang ano niyo, ang i-insist niyo sa car dealership na bigyan kayo ng CIN, yung Consumer Information Notice. Pangalawa naman ninyong hingiin, yung VOSA, Vehicle Offer and Sale Agreement, VOSA. Vehicle Offer and Sale Agreement, yun po ang hahanapin ninyo. Kailangan magbigay sila nun. So, yun guys, kung mayroon po kayong kamag-anak, kakilala na papunta po rito ngayon, days na lang, inuulit ko po, no? Lagi ko pong inire-remind. Sa video na ito ha, especially na ngayong video na ito, kasi talagang ano, serious pong usapin itong ano, pagkukuha ka ng kotse. Yung iba kasi masyado talagang mahal. So guys, sana ma-share nyo ito doon sa mga kakilala nyo, kaibigan, kamag-anak na papunta nito ng New Zealand. Ipanood po ninyo itong video ko. Yan, lalo na especially papunta po dito sa Christchurch. Doon sa Auckland, hindi ko alam kung ano naman ang sistema doon. Kasi hindi naman, wala naman ako doon eh. Nandito ako sa Christchurch, sa South Island. So ayun lang guys. Sana po maka-benefits po inyo sa inyo ito. Lalo sa mga first timer na papasok dito sa New Zealand. So para po talaga sa inyo itong video na ginawa ko. Para po ito sa inyo. So hanggang sa muli po at salamat sa panonood. Lagi po kayo mag-update dito sa channel ko kasi may mga information po ako na inilalagay dito na napaka-critical para po sa atin mga kababayan. Hindi lang po tayo puro trabaho, puro hiring. Hindi lang po 'yun ang laman ng channel ko. Hindi lang po hiring, kung paano mag-apply. Nagko-content din po ako ng mga places kung ano po yung mga lugar dito sa New Zealand, sa Christchurch, kung ano po ang klase, ano po ang itsura, ibinablog ko po yun. At saka yung mga yung ganito,
mga information na para po sa atin lahat ng mga OFW. So, hanggang dito na lang guys, at marami pong salamat sa inyong pakikinig. Magandang araw po.